Ako nga pala si Jay. 17 taong gulang, nag-aaral dito sa Iloilo. At ang aking mga magulang at ang mga kapatid ko ay nasa Negros. Kumukuha ako ng kursong pagtuturo. Araw ng Martes, umaga pa ako nagising at naghanda para hindi ako malate sa pagpasok. Agad kong inayos ang aking higaan at umaba sa aking kwarto. Isa nga pala akong boarders at magsi-second year college na ako sa paaral ng aking pinapasukan. Dahil alam kong marami-rami ang papasok sa araw na ito, ay agad akong pumunta sa bakanting banyo para maligo. Nang matapos na ako sa pagliligo, ay agad ako nagtungo sa aking kwarto para magbihis ng uniforme. Bit-bit ang aking bag, ay bumaba ako para mag-order ng pagkain sa aking landlady. Nasa panahong iyon ay busy pa sa pagluluto. Sinamahan ako nila Jamie at Mercy na kumain sa mesa. Ito yung mga kabarkada kong babae na pilya at hilig tumagay. Matapos nun ay pumanik na ako sa papuntang paaralan. Maghapon ako nag-aral dahil alam ko na malapit na ang pagsusulit. Meron din akong ibang pinagkakaabalahan, ang paglalaro ng football. Ngunit sa araw na ito ay malakas ang ulan at binaha ang football field kaya hindi kami nakapag-practice. At dahil walang practice sa araw na ito, ay sinuong ko ang ulan para lang makauwi. Nadatnan ko ang boarding house na parang may nagkakagulo. Nakita ko sila Michael at Perland na nag-uusap. Sabi nila ay may sinabihan daw na boarders. Ang aming boarding house ay malapit sa ilog at napapalibutan pa ito ng mga puno. Masasabi mong payapa dito dahil kailangan mo pa itong pasukin ng mga 5 to 8 minutes mula sa highway at pawang magkakamag-anak dito ang nakatira. Mga 15 ang boarders dito, 6 na babae at 9 lalaki. Meron kaming kasamang boarders na pangalanan na lang natin na Betty. Nasa 40 na ang edad, dalaga, may balingkinita na pangangatawan at pamangkin ng may-ari ng boarding house. Siya ay napakatahimik at magsasalita lamang kung ito ay kakausapin mo. Ngunit, tipid din ang sagot nito sa'yo. Bago daw mangyari ang sanib, at batay sa nakasaksi sa kanya, umuupo daw ito sa sala na aming kinakainan na malapit sa ilog at may kinakausap. Patawa-tawa daw ito at parang kinikilid ngunit kakaiba daw ito dahil di naman nila makita kung sino ang kinakausap nito. Tinawag daw nila ang pansin ni Betty at tinanong kung sino ang kausap niya. Sabi niya, may napakagwapo daw siyang bisita dito at umaakyat ng ligaw. Nagtataka man ay tumango na lang sila. Ilang sandali daw ay nagwawala na si Betty at nagsisigaw na wag daw siya isama. Nagiba na daw ang boses nito. Boses lalaki at nanlilisik pa ang mga mata nito. Tinangka niya daw tumalon sa ilog ngunit napigilan siya ng iba pa naming mga boarders na lalaki. Napakalakas niya daw at kayang itulak o ihagis ang umahawak sa kanya. Ang iba naman ay tumawag ng albularyo kaya agad na nalapatan ng proteksyon si Betty. Nangihina daw ito matapos ang orasyon o ritual na ginawa sa kanya. Ikatatlo pa ng hapon nangyari ito. Kwento pa lang ito ng mga kaibigan ko dahil sila pa lang ang unang nakakita. Pero this time, ako mismo ang nakaranas. Mga 8:30 na ng gabi, nakatambay kami nila Michael, Ferland at iba pa sa kinakainan namin. Siguro mga 5 kami, patagay-tagay at kwentuhan tungkol sa nangyari kay Betty. Nang biglang may narinig kami na sumisigaw. Layuan mo ko, maawa ka, huwag mo kukunin. Yun ang mga katagang narinig namin na sinisigaw ni Betty.
Nagsipulasan kami at agad na pinunta ng bahay ng aming landlady na katabi lang ng boarding house namin. Kitang-kita ko ang mukha ni Betty na parang nasasaktan at rinig ko rin ang pag-iba ng boses niya. Boses na malalim na parang nanggagaling sa hukay. Natulala ako, naririndi at natatakot dahil sa mapupulang mata nito, nawala lahat ang puti ng kanyang mata at ito'y naging pulang-pula. At iyong pupils ng mata nito ay lumiit na parang sa pelikula mo lang makikita. Akin lang ang babaeng ito. Sigaw nito nakaboses lalaki habang nagwawala. Agad naman na pinigilan siya ng aking mga kasama. Tangina, Jay. Sigaw ng aking kasama. Huwag ka dyan tumunganga. Tulungan mo kami. Tangina, mapapasubo na talaga ako nito. Parang gusto ko sana tumakbo at umakyat ng kwarto at magtalukbong ng kumot. Pero kahit takot man, ay nakihawak na din ako sa paan nito dahil hindi kakayanin ng mga kasama ko. Buti na lang, dumating agad ang albularyo. Pinasuot nito ang kanyang kwintas kay Betty at pinainom ng tubig o lana. Nag-oorasyon din ito na mayroong kinuha na panyo na pula. May mga hugis o simbolo at nilalagay sa katawan ni Betty. Agad naman na huminahon si Betty pero makikita mo sa kanya na humihingi ito ng tulong. Makalipas ang ilang minuto, naging mahinahon na talaga si Betty at umiba ang kanyang aura. Naging maaliwalas na ang pagmumukha nito. Agad din naman siyang pinatulog ng kanyang tita. Kinabukasan, hindi kami pumasok sa paaralan. Habang nagkakape kami, ay lumapit sa amin si Betty at nagpasalamat. Tinanong siya namin kung anong nangyari. May nagpakilala sa akin na napakagwapong lalaki. Sabi niya ay gusto niya ako. Sino ba naman aayaw sa gwapo? Kaya nag-okay ako. Nag-uusap kami. Sabi niya dadalhin niya daw ako sa kanila. Pero sinabi ko na ayaw ko kasi hindi ko pa naman siya masyadong kilala. Tsaka maghahapon na at tutulong pa siya sa kanyang tita at pagluluto baka mapagalitan siya. Bigla daw nag-ibang aura ng lalaki. Pinipilit daw siya na sumama sa kanya. Pero ayaw daw niya. Saka nawalan na lang daw siya ng malay. Nakita niya daw na humiwalay ang kaluluwa niya sa katawan niya. Kita niya daw ang pagpasok ng isang malaking tao sa katawan niya. Napakaitim nito at mayroong mahahabang pangil at matutulis na kuko. Iyak lang daw ng iyak ang tangi niyang nagawa. Di niya masyado maaninag kung ano ang nangyayari sa kanya. Parang nakapanghihina daw ng katawan ang lugar na napuntahan niya. Di niya alam kung anong lugar yun dahil madilim at mabaho. Yung lang ang tanging alaala niya. Hindi niya alam kung ano nangyayari sa katawan niya. Ang hindi niya alam, namuntik na ako mapaihi sa nangyari kagabi. Pinaghalong excitement at kaba ang naramdaman ko. Nagpaalam na din pala siya at umuwi na din sa kanyang probinsya. At hindi na namin alam ang nangyari sa kanya. Ang kwentong ito ay nangyari noong dekada 90. Ang aking ama ay isang mekaniko ng isang kilalang sugar milling company dito sa Negros Occidental. Dahil shifting ang kanyang trabaho, may mga pagkakataon na ginagabi ito sa pag-uwi. Minsan, nakatoka na mag-duty ang aking ama ng alas 2 ng hapon at kadalasan nang uwi nito ay alas 11 na ng gabi. 10:50 na ng gabi nang mag-out ang aking ama sa kanyang trabaho. Ang kumpanyang ito ay mayroong sariling service bus na taga-sundo at hatid sa kanilang empleyado. Nakasakay na siya ng bus noon. Nang mapuna niya,
na iba ang driver nila ngayong gabi. Kadalasan, nasa likuran siya ng driver seat na nakaupo. Tinanong niya ang pangalan ng batang driver. Sabi niya, siya daw si Mario, 22 years old, at kahalili ng driver na absent sa mga oras na iyon dahil daw may lagnat. Dating gawi, umupo ang aking ama sa likuran ng driver seat. Habang hinita ang iba, nasasamang uuwi sa gabing ito. Iyon kasi ang pwesto ng aking ama, ang upuan sa likod ng driver. Sa gabing yun, mga 15 ang uuwi dahil ang iba ay nag-overtime pa. May tatlong babae silang kasama sa gabing yun. Mga halos 45 minutes din ang biyahe bago maihatid silang lahat ng kanilang bus. Dahil medyo pagod na ang mga pasahero, ang iba sa kanila ay nakatulog na. Nangangalahati na sila ng biyahe. 10 na lang natira dahil ang iba ay nakababa na. Kabilang sa 10 ang dalawang babae. Habang pinagtas nila ang madilim at lubak-lubak na daan na malapit sa tulay, ay biglang hininto ng driver ang bus. Napasubsob ang aking ama at ang ibang pangpasahero. Tinanong nila ang driver kung bakit niya biglang hininto ang bus. Hindi ito nagsalita kahit na paulit-ulit ang tanong nila. Napansin ang aking ama na namumutla ito at parang may itinuturo sa daan. Tinignan nila ang tinuturo nito. Pero wala silang makita. Napansin ang aking ama na parang may puting usok na tumatawi sa daraanan nila. Kinakabahan na rin ang kasama nilang dalawang babae. Pero sabi ng aking ama ay huwag silang magpanik. Dahil sa oras na iyon, ay wala na iba pang sasakyan ang bumabiyahe. Ilaw lamang ng sasakyan ang tanging ilaw nila sa daan. Daraanan pa nila ang tulay na mayroong mga mayayabong nakawayan sa magkabilang parte. Sinabihan ng aking ama ang driver na, "Noy, ikaw nang bahala sa amin. Kung wala na sila, saka na tayo tatawid." Tumango lamang ang driver sa kanya. Ang totoo niyan, wala rin makita ang aking ama, pero ramdam niya na mayroong mangyayaring masama pag tumuloy sila sa pagdaan doon na mayroong pang puting usok. Mahigit 7 minuto din ang inilagay nila sa gilid ng daan. Nagkatinginan lang sila sa loob ng bus, habang ang mga babae naman ay nagdarasal. Nang mapansin nila na wala na ang puting usok, ay agad na pinandar ng driver ang bus nito. Bumusi na din ito habang dumadaan sa tulay. At nakauwi silang ligtas sa gabing iyon. Kinabukasan, duty ulit ang aking ama. Kaya nakita ulit sila ni Mario na driver ng bus. Kinausap siya ng aking ama at tinanong kung bakit biglang napahinto ito. "Nong, pasensya na po sa nangyari kagabi. Di ko na po sinabi sa inyo kagabi ang nangyari dahil baka matakot kayong lahat o di kaya pagtawanan nyo lang ako. Alam ko po kasi na wala rin maniniwala." Habang binabagtas ko po yung daan na malapit sa tulay, ay may nakita akong may nakaputi na mayroong mga bitbit na bulaklak at lampara. Yung iba ay mga bata, babae at mga matatanda. Lahat ay nakaputi at may mga bulaklak na nakapatong sa kanilang ulo. Parang nagpo-procession sila. Tapos pumasok sa mga mayayabong nakawayan at nawawala. Kaya para iwas aksidente, ay hininto ko na po ang sasakyan. Bahala na po na pagtawanan niyo ako, huwag lang tayo maaksidente. "Mabuti naman, Noy, at hininto mo ang sasakyan. Mayroon akong nakitang parang fog pero wala akong nakita na iba doon sa daraanan natin," sabi ng aking ama. "Kasi kung tinuloy mo ang pagdaan, baka mayroong masamang nangyari sa atin kagabi." Kinwento niya rin sa aking ama na mayroon pala siyang third eye at bukas ito. Sabi ng aking ama, taon-taon daw ay mayroon na aksidente sa parting yun. Nakadalasan ay ikinasasawi ng mga pasahero.
Sabi raw ng isang nakaligtas na driver sa aksidente sa tulay ay mayroon siyang iniwasang babae na nakaputi sa gitna ng daan. Kaya nahulog ang sasakyan nito sa tulay. Pero sabi naman ng kanyang pahinante ay wala naman daw siyang napansin o nakita na babae. Actually, ang tulay na ito ay di naman masyadong mataas. Mayroon itong mga mayayabong nakawayan sa magkabilang panig. Sa ngayon, nandoon pa rin ang tulay. Pinalaki at inayos ito. Pero pinutol na lahat ang mga kawayan sa magkabilang panig. Ang dumadaan dito ng mga sasakyan na alam ang history, bumibusina lalo na pag 10 oras na ng gabi. Kaya, everyone, keep safe po lalo na sa mga drivers natin na bumabiyahe sa daan paggabi. Magbaon na lang po tayo ng panalangin bago magmaneho.